Magandang araw po muli mga kasaka. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong agriculturist. At ngayon po ay ang hawak ko ay isang copper-based fungicide na kung saan po ito po ang inyong magiging katulong sa pagsupo sa mga sakit sa inyong halaman. Mapapalay, patatas, kamatis, mangga, saging, at iba pang mga halaman na ating itinatanim. Sa ating pong pagsasaka, sa ating paghahalaman, ay hindi lamang pesteng insekto at damo ang ating nakakalaban. Isa na po dyan ang mga sakit. Ang sakit po ay dulot ng fungus, virus, or bacteria. Kaya naman po, ituturo ko sa inyo kung paano po gamitin itong DuPont Kocide. Ito po ay isang uri ng fungicide at bactericide. Ang kanya pong active ingredients ay copper hydroxide. Ito po yung fungicide na sinasabing copper-based. Meron po kasing fungicide na hindi copper-based. Sasagutin ko rin po yung inyong mga katanungan dahil maaari nyo pong itanong kung maaari po ba itong haluan ng insecticide kapag po kayo ay mag-i-spray. Siyempre, alam ko po na tayo ay nagtitipid din sa bayad sa pag-i-spray. Kaya naman sasabihin ko po sa inyo kung pwede po itong haluan. Ano-ano po ba yung mga sakit ng ating halaman na madalas nating na-encounter habang ang ating pong halamang itinanim ay lumalaki? Halimbawa po sa palay. Nariyan po yung BLB or yung tinatawag na bacteria leaf blight. Ano po ba ito? Malalaman nyo po na ang inyong pong tanim na palay mayroong bacteria leaf blight kapag po ang inyong punla ay nalalanta. Yung para pong nauubusan ng tubig yung dahon nito na nagkakos po ito ng pagkakulay yellow ng mga dahon. At kapag naging malala na po, ito po ay magiging dry na or magiging kulay brown na yung kulay ng dahon ng inyong mga punla or ng kulay ng palay. Kaya kung meron po kayong nakita na nakaunti pa lang sa inyong palayan ay mag-spray na po kaagad kayo ng fungicide. Dahil kung hindi po kayo makakapag-spray nito at kung ito po ay maging severe, ito po ay kaya mag-cause ng 70% yield loss. Isa din po sa pag-control ng sakit na bacterial leaf blight ay ang tamang paggamit po ng nutrients or yung pag-a-apply po ng nitrogen. Kapag po kasi sobra ang pag-a-apply natin ng nitrogen, ito po ay nagko-cause ng bacteria leaf blight. Dapat po ang atin pong palayan ay merong magandang drainage kasi po hindi mawala ng tubig ay masama din po yun. Sabi nga po ay pangit lahat ng sobra. Ang atin din pong palayan ay dapat po ay malinis. Wala pong damo kasi ito po ay isa sa mga nagdadala ng bacteria leaf blight. At yung sinasabi ko nga po kanina, ang atin pong palayan ay maganda po ay mga ilang araw din na walang tubig para po yung mga sakit or mga bakterya na nandun sa lupa ay mamatay. Sa ganito pong paraan ay makakatipid po tayo, hindi na po natin kailangan bumili ng iba't ibang mga fungicide. Sa mga nagtatanim po ng mangga, maaaring kayo po ay nakakaranas ng anthracnose. Ito po ay magandang i-apply upang masugpo ang anthracnose. Ito naman po yung mga symptoms ng anthracnose sa ating mangga. Kung meron na pong bunga ang inyo pong mangga, makikita nyo po ito ay merong mga brown black spots or yung tuldok-tuldok na kulay brown. Makikita nyo rin po ang dahon ng inyong mangga ay merong mga tuldok-tuldok katulad po noong sa bunga. Kapag po kayo ay may nakita ng ganitong kaunti at kaya nyo pa pong tanggalin, ay tanggalin nyo po, pero kung medyo marami na, mas mainam po na mag-apply na kayo ng fungicide. Yung mga black spots po, yun po ay nagsisimula sa maliliit lang hanggang sa palaki ng palaki. Kumakalat po ito ng kumakalat. Kung kayo naman po ay nagtatanim ng kamatis, maaaring makaranas po kayo ng early blight, fruit rot, or septoria. Sa mga kamagsasaka naman natin na nag-aalaga ng kamatis, ay maaari ninyong ma-encounter itong tinatawag na early blight spots. Ito po ay nagsisimula sa mga kulay brown na tuldok-tuldok habang lumalaki. At ito po ay bilog. At yung bilog na brown po, yun po ay napapalibutan ng kulay dilaw. Ito po yung palatandaan na merong early blight spots ang inyong kamatis. Makikita nyo po ito sa dahon. Ang tomato septoria naman po ay nakikita ay nag-uumpisang makikita po sa dulo ng dahon
ng inyo pong kamatis. Ito po ay tuldok-tuldok din na kulay dilaw at kung saan po habang tumatagal ito ay nagiging gray hanggang sa nagiging kulay itim at ang inyo pong dahon ay tuyong-tuyo na. Kaya po kapag bumisita po tayo sa ating taniman at meron po kayo nakitang ganito ay mag-spray na po kaagad kayo ng fungicide para hindi na po kumalat. Kung kayo naman po ay nagtatanim ng sili, ang sili po ay nakakaranas din ng bacteria blight. Sa mga sili farmers naman, alam ko po madalas nyo po itong nararanasan yung bacteria blight. Makikita nyo po sa dahon niya ay siya po ay nalalanta at nagiging kulay dilaw hanggang sa maging kulay brown. Kapag nakita nyo po ito, ito po ay bacteria blight. Kaya po, pinaka the best, mag-apply po kaagad ng fungicide. Or kung kaya po pong tanggalin isa-isa para walang gastos, pagod lang ng konti, maaari po nating isa-isahin tanggalin yung mga affected na dahon. Sa mga banana growers naman dyan, alam ko number one pong problema natin sa pagtatanim nyan ay yung sakit na sigatoka. At sa mga kaibigan naman po natin na nagtatanim ng saging, ano po, number one yung pong kinakaharap na kalaban dyan is yung sigatoka na tinatawag. Ito po yung mga ispat-ispat sa dahon po ng inyong saging. Kapag po ang inyong saging na tanim ay mga isang buwan na, ito po ay makikita nyo umaatake na. At makikita nyo po yung ugat sa dahon ng saging ay para siyang nangangalangalawang hanggang sa matuyo na rin po at mamatay na ang dahon. Ang DuPont Kocide po ay mabibili nyo po sa inyong sukin tindahan or agricultural supply sa inyong pong lugar. Ito po ay nagkakahalaga ng 250 lamang or 280. Pag binuksan nyo po itong kahon, ito po ay may lamang apat na sachet. Papakita ko po sa inyo. So, ayan. Ito po yung kanyang itsura. Ito pong isang sachet na ito, ito po ay 250 grams. Para po masukat natin ang dosage sa isang knapsack sprayer, gumamit po tayo ng kutsara. Ang isa pong kutsara nito ay 10 grams.